Ateneo de Salónica Sport. Funding, ayan. Dahil ako ay mag-update sa inyo about sa funding na pinagawa natin. Ayan, dito sa video na ito, mga ka-farmers, malalaman ninyo kung magkano yung nagastos ko sa pagpapagawa ng ganitong kalaking funding at ilang araw ito na trabaho at saka ilang oras. So, dito, punta tayo ito, mga ka-farmers. So, itong funding na ito, mga ka-farmers, ay located dito sa aking palayan. So, kung mapansin nyo sa kabilang side, nandyan yung ating palayan. So, yan din yung sa last video ko, mga ka-farmers, na hinarvest natin doon yung sa Bulhot. So, dito sa kabilang side, mga ka-farmers, is naisipan ko magpagawa ng funding. So, ito, mga ka-farmers, so tapos na. Ayan. So, napakalaki nito, mga ka-farmers. So, lakad-lakad tayo. Siguro, estimated ko ito ay abot ng 1,000 square meters yung laki ng funding na to. Farmers, estimated natin is 3 meters yung lalim ng panding. So, ito mga ka-farmers, ang balak natin ito lagyan ng tilapia or hito. So, hindi pa ako sure, pero pag dumating yung time na meron ako ilalagay dito, minahanap na ako mga similya na ilalagay natin dito. So, i-update ko sa inyo kung ano talaga yung ating ilalagay or ibubuhi dito sa ating panding. So, dahil napakarami din na naging views, mga ka-farmers, na nag-harvest tayo sa fish pond ko sa farm. So, ito, mas okay ito at mas magandang content din ito kapag nalagyan natin ito ng mga tilapia or hito. At kung makikita ninyo, mga ka-farmers, na andoon yung ating pinagawang bahay ng ating mga itik Pinas, yung mga bibi natin. Ayan, so, ito ay naging plan ko dahil nandun yung bahay na itik. So, pwede sila ditong maligo yung ating mga itik Pinas. So, para swimming pool nilang, malaking swimming pool. Katapat lang ito ng kanilang bahay. So, later, i-vlog ko rin yan, mga ka-farmers. Isang content din. So, abangan ninyo rin yung ating mga itik Pinas na nailipat natin sa ating mga, na nailipat natin sa bahay na ating mga itik. So, ayan, mga ka-farmers, so, napakalaki nito. Pag nilakad natin ito, ganyan kalaki. So, ito mga ka-farmers, so, meron din kasi ditong nagpa-panding dito sa lugar dito. Nakausap ko siya at sabi niya sa ganitong kalaking panding, kasya daw na magbuhay dito ng 30,000 na tilapia. Pero tayo mga ka-farmers, maglalagay lang tayo dito ng 10,000 siguro hanggang 20,000 na piraso ng tilapia. So, para hindi naman sila overcrowded sa loob. So, magtatanggal ako ng chinelas. Kasi naputik na yung chinelas natin. Lakad-lakad tayo mga farmers para makita ninyo yung laki ng ating funding. Ayan, medyo hindi ako nakapag-upload ng isang linggo mga farmers kasi walang tigil ang ulan dito sa Bohol. So, ayan nga, hanggang ngayon umuulan. Kaya nakapayong na lang tayo para lang ako makapag-update sa inyo. So, ito mga ka-farmers, narating na natin yung pinakadulo. Doon tayo galing sa kabila. So, ganun yung kalaki at ganun kalayo yung nalakad natin para makarating sa dulo. Ito mga ka-farmers, sasabihin ko na sa inyo kung magkano ang nagastos natin sa pagpapagawa ng ganitong kalaking funding. So, inabot ito mga ka-farmers ng 16 hours sa trabaho ng backhoe.
At yung 16 hours na yun, mga farmers, ay sa tatlong araw yun na trabaho. Tatlong araw sila nagbakho dito, naghukay. At ang inabot na total is 16 hours. So, ang ating renta sa bakho, mga farmers, is 2,800 per hour. So, kaya kung ito times mo, sa 16 hours times 2,800, so umabot na ako farmers ng 46,000 pesos. Pero hindi lang yung lahat ang nabayaran natin mga farmers dahil meron din tayong binayaran na 6,000 pesos dahil yung pinanggalingan ng backhoe, tinrack nila papunta dito sa lugar namin. So humingi pa sila ng transportation sa pagdala ng backhoe dito ng 6,000 pesos. So yan, depende naman sa inyo yan mga farmers sa mga lugar ninyo kung may ganun na sinisingil sa transportation or baka may malapit ang backhoe, baka hindi nakasingilin. Pero sa akin mga farmers, so tumotal ako ng gastos dito sa ating funding na pinagawa ng 52,000 pesos. Ayan, so medyo mabigat kasi medyo mahal talaga mga farmers ang oras sa renta ng backhoe. Pero sulit naman mga farmers kung nakita ninyo kung gaano kalaki yung ating so kung makita nyo naman kung gaano kalaki yung ating funding na ipinagawa dito. So, nag-isip ako nito mga farmers, ginusto ko talaga magpagawa ng funding. So, para marami akong mag-vlog about sa pag-farming, sa lahat ng klase na ng farming. So, para marami kayong mapanood. So, yan. So, dito, abangan nyo lang mga farmers ulit yung aking paglalagay ng similya, kung ano ang aking ilalagay dito sa ating funding. At subaybayan ninyo yung journey mga farmers hanggang sa pagbebenta natin ng isda at kung magkano yung kikitain natin once na mag-harvest na tayo dito. So yan mga farmers, abangan ninyo yung journey ko sa pagpapanding at titingnan natin mga farmers kung mababawi ba natin yung ating puhunan na 52,000 at kung ilang buwan ba natin mababawi yung ating nailabas dito na pera sa paglalagay ng mga sa paglalagay ng mga tilapia dito. Ayan, so abangan ninyo yan mga farmers. Paggawa ng ating funding na pinagawa. So, napakasaya ko mga ka-farmers dahil unti-unti na natutupad yung mga pinaplano ko sa farming business and activities na gusto ko masubukan. So, sana mga ka-farmers unti-unti rin natin mabawi yung nagastos natin dito kasi hindi rin naman biro yung nilabas natin na puhunan dito sa pagpapagawa ng funding. Ayan, samahan nyo ako mga ka-farmers sa journey ko dito sa ating funding, sa pagtitilapia funding natin. Titingnan natin kung worth it ba ang pagtitilapia funding. Ayan, so malalaman ninyo yan sa lahat ng video ko, sa mga update ko about sa funding natin. So lahat naman mga ka-farmers makakamit natin sa lahat ng mga ginagawa natin. Siyempre, lalagyan natin lagi ng sipag at tiyaga. Siyempre mga ka-farmers, lalagyan din natin ng pagtitiwala sa Diyos. Ayan, para lagi tayong merong gabay niya. So yun lang mga ka-farmers sa video na ito. Kung nagustuhan niyo itong video na ito, ayan, please like and subscribe sa aking YouTube channel at i-click niyo na rin yung notification bell. So, para updated kayo palagi sa mga video na ina-upload ko dito sa akin channel. Ayun mga farmers, thank you for watching and happy farming sa ulan ng ulan. Ingat tayong lahat. Stay safe mga farmers.